Kamusta mga ka-DIYers? Welcome back to Von's DIYers channel. Day 18 update na po tayo, April 24, 2021. Check na po natin ngayon yung latest update dito sa may bahay na ating pinapagawa. So, nakailang weeks na ba sila? Basta maraming weeks na. Hindi ko na maalala. So, nag-start sila is March 16, tapos may 2 weeks na nahinto dahil sa ECQ. Nag-lockdown ulit. So, dahil back to almost normal na, tuloy-tuloy pa rin yung paggagawa nila dito sa bahay. At, bali, kinakabit na lang pala nila yung suporta dito sa Kisame. So, itong mga metal studs na to yung pagkakapitan ng ating hard deflex na Kisame. Check naman natin dito sa terrace kung ano nangyagawa. Doon pala sila naghalo sa terrace para sa palitada nila. At natapos nila yung palitada both sides kahapon. At sinisimula na ni Bagyo dito sa loob ng CR. So, tuloy-tuloy lang yung paggawa nilang yung araw. At si Edwin naman, tuloy-tuloy lang din yung paglalagay ng suporta dito para sa Kisame natin. At itong medyo pinaka matrabahong parte ng paggawa nila dito sa bahay. Medyo matrabaho kasi ang paglalagay ng metal studs na pang Kisame compare sa kahoy. Kasi sa kahoy, magpapako ka lang, tapos na kaagad. Hindi ka gaya dito ng metal studs, susukat ka, gugupitin mo pa yung metal studs sa ayon sa sukat nito. Pagkatapos, magre-rebits ka pa. Yun lang medyo nagpapatagal dito sa trabaho nila ngayon. Pero kayang-kaya naman nila kasi may mga batak na to sa trabaho itong mga to. So si Kuya Edwin nga pala yung forma nila dito. At eto, na setup na nila na maayos yung metal studs dito sa taas. So ipakita ko sa inyo kung paano nila ginagawa itong metal studs na para sa Kisame. So, eto, si Nathaniel, siya yung nakatoka na magputol ng mga metal studs na ginagamit para dito sa ating C-channel pala itong ginagawa ni Nathaniel. So, itong C-channel na to, ito yung additional brace sa taas ng metal studs na magiging dagdag suporta at kakapit din sa may metal studs papunta din sa may process ng bubong. So, ito yung naka-vertical na ayos ng pagsuporta para sa ating Kisame. And eto, papakita ko sa inyo paano nila ginagawa to at paano nila dinodoble yung suporta na kakapit dun sa bubong natin. So si Nathaniel lang mag-drill at mag re-rivets nito. Syempre, hindi kaya ng isang tao lang to. At para mapabilis ang trabaho, ginaguide na rin siya ni Kuya Edwin para masigurado na rin na pantay at matibay ang kanilang ginagawa. So, ito nga pala nire-rebits na ni Nathaniel ang C-channel natin. So, drill para mabutasan at para makapasok yung rivet heads dun sa C-channel na ginagamit natin. Bonus.
tayo. So, ito lang talaga yung pinaka time consuming dyan sa part na yan. Ang mga ganyang trabaho. Kasi kailangan to ng time. At syempre, masigurado na rin na matibay ang support na ginagawa natin para sa resume. Eksaktong alas 12 na mga ka-DIYers, lunch break muna tayo. So, habang nagla-lunch break sila, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Boss Mico Roldan and family, keep safe boss. Kay Marco Roldan na dog lover kong tropa. Kay Marvin Roldan at sa buong Roldan clan, shoutout sa inyong lahat. So, tapos na po yung lunch break mga ka-DIYers. Back to work na tayo. So, ito na po yung latest update sa kanilang nagawa. So, after lunch, tuloy yung trabaho nila. At ito na yung mga natapos. At si Bagyo at si Boy ay nagbibistay ngayon ng buhangin para sa palitada na gagawin dito pa rin sa second floor natin. So, check natin dito sa taas kung ano yung update sa mga nagawa nila. At yun, medyo okay na yung additional framing na nilagay nila kuya Edwin at ni Nathaniel. So tuloy-tuloy lang din yung paggawa nila. So expected to by tomorrow makukompleto na nila yung framing dito sa buong second floor kisame. At baka maikabit na rin nila yung hard effects natin once na makompleto nila lahat dito. So lamang si Bagyo, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapalitada dito sa CR natin. At once na matapos yun, maglalagay na siya daw ng hollow blocks dito sa may terrace natin. So gagawin na lang nila, babakbakin tong part na to. Nakikita nyo yung biga na yan sa ilalim ng pinaggagawa ni Nathaniel, yan ay tatanggalin ko po yan para ma-clear out yung sa room kasi masyado pong mababa yan. So nung sinukat namin is nasa around 5 feet and 11 inches lang yan. Masyadong mababa po talaga kung lalagyan pa ng kisame. Medyo mahihirapan sila maglagay ng kisame. So nag-decide na po ako na ipatanggal yan. So dapat dagdag pundasyon pa yan dun sa pader natin dito sa bahay. And since na hindi naman maganda yung pagkakayari, medyo nag-decide na ako na kailangan na lang tanggalin. So latest update ngayong hapon, actually late na ako nag-video ngayong araw na to. So eto, na-finish na yung palitada. Sila gumagawa pa rin sa baba at nagbibistay ng buhangin. Hindi ko alam kung ipapalitada pa nila ngayon to or i-prepare na lang para bukas. So, malamang isa ko na yan para i-prepare para bukas. Check natin dito sa my CR. At yan, napakinis na ni Bagyo pala yung kalahati ng pader kasi yung sinabi ko sa kanya kalahati lang kasi yung babang parte or half ng pader ilalagyan ng tiles. Pero undecided pa kung ano yung pwede mangyari dito. Depende pa rin sa magiging budget ko para sa CR na to. So yun muna yung update for today at 2:30 PM na pala ngayon. So direct to trabaho pa rin sila. So, just one hour and a half to go. At, uwian time na naman tayo. At, saka, nga pala, last day ngayong araw, payday na naman nila. So, eto na po yung mga updates for today bago mag-uwian. Eto yung mga nagawa. So, yung mga wires, medyo na setup na ni Kuya Edwin kung saan papadaanin para sa kisame natin para maging maayos at syempre strategically positioned tong mga
switches natin. So nilagay na nila tong mga switches natin sa gitna ng division. So dyan part na yan magiging division area ng second floor natin. So ito magiging room ng mga bata, at itong part na to ay magiging room namin mag-asawa. So yun po yung magiging kakalabasan netong ginagawa namin yan. So eto na lang, papakinisin ko na lang tong part na to. Lalagyan pa ng screen port yung mga hindi pa naabot. Ito na yung mga natapos ko for today. Kasi habang gumagawa sila eh, nag-skim coat din ako sa pader para mas mapabilis lalo yung mga ginagawa nila. So habang nagpapakinis si Bagyo at hinihintay namin matuyo yung mga semento, eh ni-skim coat ko na yung ibang part kasi yun lang pinakamadaling gawin ko at may ambag ko para mapabilis yung trabaho. So yan, dito nga pala sa CR eh, medyo talagang pinakinis na ni Bagyo at ready to paint na to. Pero syempre, yung ibang parte na hindi malalagyan ng tiles, lalagyan pa rin natin yan ng skim coat. Pero hindi ko sure kung tama ba yun. Pero tatanong ko muna sa kanila, or didiretso na lang lagyan ng pintura na para sa konkreto. So, yan yung kailangan natin hingin ng advice sa kanila. So, that's it for today. Para sa ating update dito sa bahay. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, don't forget to like, share, and subscribe. At hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. So, hanggang dito lang muna mga ka-DIYers. Have a good day. Peace out.